andito na ulit tayo. And ngayon, ang titingnan natin, Battle Secrets Part 2. Excited na ba kayo? Okay, so let's watch out for it in 2, 1. And of course, let's take a look at the lineup first. So ito yung plant na gagamitin natin sa battle na to. So yan, meron siyang Sirius, Pumpkin, Leaf Bug, and Hatsune. And itong Aqua na to, tingnan natin, meron siyang Swift Escape, Risky Fish, Star Shuriken, and Carrot. O, so mga chops. And of course, meron tayong Reptile. So ito, meron siyang Tri-Spikes, Kotaro, Incisor, and Iguana. So tingnan natin kung ano yung kalalabasan. So first battle, let's check it out. Is it going to be a win or a loss? So, ayan. Kita nyo, Reptile yung kalaban. Mga pure. Itong kalaban natin. So, medyo delikado. So, dito, strategy natin. Of course, gusto nating mag-defense. Pero, tingnan natin kung mag-work yung strategy na yun. Kasi itong Reptile, makunat din to. Kaya lang, syempre, medyo dehado to pag ang kalaban niya ay beast. Pero ito, wala namang beast. Ngayon, nagamit natin dun sa strategy na yun, yung Tri-Spikes. Kasi ang maganda dun, kung sino yung hindi nakapag-defend siya yung unang titirahin, kaya mapapansin nyo yung Reptile niya, 68 na lang yung energy. Pero is that sufficient for us to win this game? Let's find out. O yan, tingnan natin. This time, isa lang kasi yung ginamit yung Tri-Spikes. Kaya ang tinamaan lang dito yung plant. So medyo delikado. Pero ginawa natin yun kasi yung Tri-Spikes na card, meron yung defense. So ito yung plant niya hanggang ngayon parang puno pa din yung HP. So mahihirapan tayo dito. But this time, itong aqua niya, ayan, nag-attack siya and then nag-gain siya ng energy. But nasayang yung isang gain energy na. But regardless, talo tayo dun sa round na yon. So dito naman, attack tayo. Meron tayong high damage yung aqua natin. But ang problem is, minsan dalawang carrot yung ibibigay niya. Ayan, kung makikita nyo dito sa card deck natin. Dalawang carrot, isang risky fish, at dalawang swift escape. So enough ba yon para talunin natin tong kalaban? Yung itong plant natin ang hahamon. yun lang, nag-gain energy na nakaw yung energy natin. Tapos meron pa siyang gain energy. And this time, hindi masyadong magaganda yung cards na lumalabas sa atin. So, hirap tayo. Hindi din tayo nagkakaroon ng extra energy. So, kahit pure yung Reptile natin, gusto kasi natin ma-analyze. Is it enough na meron tayong pure na Axie or kailangan talaga ng magandang sync or distribution ng cards or synergy among the different cards of the Axies? Yun yung lumalabas dito sa round na to. So yan, carrot, pero tayo, ang dami na nating cards. Pero wala tayong magawa kasi, konti lang yung energy na nakukuha natin. This time, ayan, na-stun pa tayo. So medyo delikado talaga to. Baka wala na. Ayan, makakain pa tayo. So, sa round na to, natalo tayo. So, yung una nating lineup, we have to evaluate if that's really what we want or baka naman kayang talunin ng Reptile kahit palitan natin yung pure na Reptile ng chops lang. Kasi yung mga termi na nakakalaban, medyo delikado yun. So, for this first game, sad to say, we're game over. GG, ika nga. So, ito, palitan natin yung Reptile. Ito yung ipapalit naman natin sa kanya. Tingnan natin, ito, chops na chops ito. Meron siyang isang bird card, meron siyang isang plant card, at dalawang bug card. Pero yung combination ng cards na to, will it be sufficient? Ano yung mangyayari sa battles natin? So, let's watch this, our first video with the new team. So, pure plant, and then chops na yung dalawa natin na axes. So this time, ito medyo hirap din akong paggamit ng Hatsune na to eh. Kasi maliit lang yung damage niya. Okay yung defense niya. Pero walang masyadong nagagawa. Parang enough lang siya. Pampakunat lang ng konti nung plant. Meron din siyang dinidisable na card. Pero hindi siya, kapag madami ka pang kalaban, hindi ganun ka-effective naman. And yan, kita natin, beast
sa biz talagang walang magawa yung plan. And usually, kapag ang kalaban natin may beast, inag-iipon talaga yun ng card para at least isang tira niya lang, dalawang ronin ka agad yung magamit. Pag ganun, durog ka agad yung plant. Wala talaga tayong magagawa doon. And this time, ayan, tinira niya yung aqua natin. Yung bird, very effective din yan sa aqua, especially since dinown niya yung moral nung nung aqua natin. Pero, dahil meron siyang egg bomb or yung pampabango, so siya yung tinitira ng lahat. But, eto, ang maganda dito, ang naiwan sa atin is aqua versus beast. And aqua, mas mabilis yan kesa beast. So, nauna tayong tumira. And meron tayong discard card. Pero kita natin dito, wala na siyang card sa deck. So, dahil tinira niya din lahat ito. Tapos, ayan, meron tayong snail shell. Sorry, sticky goo. Meron tayong sticky goo. So, nakakaiwas tayo doon sa tira. And guys, victory kasi nag-surrender na si Beast. Alam niya yung mangyayari. So, second round, tignan natin how effective yung bagong Axie. I call this Axie Alien Axie kasi yung itsura niya. Mukha siyang alien. Para siyang yung mga kalaban sa Predator na movie dati ni Arnold Schwarzenegger. Sobrang luma na. Baka hindi niyo na napanood yun. But anyway, so eto, tignan natin. So guys, ang ginagawa natin dito, kapag yung plant merong healing rosebud, diba, nakwento ko dati sa inyo last time, sabi ko, kapag may rosebud, pag-isipin nyo kung titirahin nyo na kaagad yung plant. Kasi, chances are, makakapag-heal pa yan somewhere sa game. So, as much as possible, gusto natin yung patay kaagad. Kaya yan, sa second round natin, sinunod-sunod, tatlong aqua cards and dalawang cards nung another aqua natin na pure chops. Pure chops kasi lahat ng part niya ay chop. Okay, and then this time, ayan, titira natin tong beast plant na to. Huwag kayong madideceive. Dapat later on, matututunan nyo na, isang tingin pa lang dun sa Axie, alam nyo na kung ano yung mga components niya. Katulad niya, no, may cactus siya sa ulo. So, ibig sabihin, yung may plant card siya. Ayan, pero dinurog natin kasi mas malakas pa din talaga ang aqua kesa sa beast. Wala talaga siyang magawa doon. Pero ito, 1 versus 1 na lang. Pero tanggalan natin siya ng card. Yan, discard card. Walang naiwan sa kanya kundi isa. Pero syempre, magre-replenish yun, guys. So, you have to remember that. Pero ang laban natin dito, meron tayong sticky goo. And ang mangyayari sa sticky goo, may passive yan. Kapag na basag niya yung defense natin, masustan siya. So, dito tingnan natin. Ayan, nabasag niya. So, stun siya. Sa pangalawang tira niya, miss ka agad siya. So, kahit apat yung cards niya, mamimiss naman niya yung isa. So, baliwala. Pero dito, pag tayo yung tumira, yung discard ulit. Pero halos walang effect kasi na ma-re-replenish ulit yung deck niya. Pero dahil dun sa nangyari, naubusan naman siya ngayon ng cards and nabasag niya yung defense natin. And because of that, naiwasan natin yung cards natin. When in fact, kung tinamaan tayo noon, 76 na lang yung energy, siguradong talo tayo. So okay ba guys, yung bagong lineup? Tingnan natin itong pangatlong game. So this time, ang kalaban naman natin ay plant, beast, and bird. Pero mga chops din. So, uso ngayon ang labanan ng mga chops. Pero gano'ng ka-effective ba? Ito, binigyan lang natin ng konting depensa si plant. Kasi somehow, gusto ko pa din na makakuha sana ng energy later on. The problem is, of course, kung a-atake din yung kalaban at kung marami siyang zero cards. Pag madami siyang zero cards, syempre, titira niya kaagad yun kasi hindi niya kailangan mag-ipon masyado. Pero ito, mukhang hindi sufficient. Hindi niya napatumba kaagad yung plant. So, pag ganun, meron tayong advantage. Ito, effective to. Kapag meron tayong, yan, yung draw card. Tapos, madami pa sila. Kasi minsan, nag-iipon si bird, nag-iipon si beast. Tapos, tatanggalan mo or discard yung card nila. Very effective yun. Kasi hindi sila makakatira ng apat. Okay, yan. So, ito, tirahin natin si plant. Pero yung sticky goo na yun, as much as possible, tinatry ko na huwag siyang itira sa start dahil hindi mababasag yung defense niya kasi nasa likod siya. Pero minsan nagkakamali pa din talaga na ititira ko pa din yun. And then, tsaka ko lang maaalala. Kaya guys, ang tip talagang bago nyo i-click yung end turn, i-review nyo muna kung tama
yung nagawa nyong sequence ng pagtira ng cards and yung applicability niya dun sa round na yon. So ito, tingnan natin. Ito, gagamitin ko yung... Ito, hindi ko muna binigyan ng depensa tong si Aqua kasi gusto kong gamitin yung dalawang cards na to kasi meron siyang extra, I think 20 or 30% yata kapag dalawang beses mo siya na magkasunod ginamit. So, eto, carrot muna kasi gusto ko sana mag-gain ng energy. And then yan. Okay, nag-critical pero hindi ko napatay. Pero titira siya. Yun, naka-gain ako ng isang energy. Kaya minsan, carrot-carrot muna yung ginagamit natin kahit mahina lang yung attack nito. And then this time, ito, sinacrifice na niya yung bird niya kasi kailangan niyang patayin. So, tama, naging effective naman. Pero may isa pa tayong tira sa last time. So, dun siya tinamaan. And ito, ang tira niya naman dito is dalawang self-heal. So, medyo tricky din to beast na plant card. Except, meron siyang Ronin at saka nut crack. So, ito. Pero tirahin natin ito ng dalawa. Yung 120, medyo hirap na siya dito. Kasi, syempre, baka hindi na siya bigyan next round ng card na Rosebud. So, makikita natin how effective that is. Ayan, oh, wala na siyang healing card ngayon. And, nagamit na niya yung mga healing card niya. Tayo naman, discard tayo ng discard ng card. Ayan, ito, matapang yung last time nito. Usually, tatlong lines talaga yon. And, we won again! So, guys, ito naman. This one, reptile na. Reptile na, well, hindi to parang pure na termy, but medyo delikado na din kasi meron siyang tiny turtle or tinatawag na chump. Pero dito, nakita natin, wala siyang steel energy. Yung plant niya, ang meron dito is, ang tawag dito, yung whisper, silence whisper, na hinihil yung nasa harap, pero wala siyang mahihil sa harap. Kasi pag hinihil yung nasa harap, ako na yon. Pero yung beast niya, guys, makikita nyo, meron siyang Goda. So, ito, kaya niyang i-destroy yung energy. Kaya as much as possible, tinira ko kaagad. And swerte naman, nabigyan tayo ng dalawang serious. So, nakadakaw tayo ng energy doon. Pero ito, tingnan nyo. So, ito, i-sure ball na natin na mamatay. Para at least, ito na lang. Ito, patay tayo dito. Pero 105 and 80, so malamang hindi mapapatay ito. Ayan, kita nyo guys, nabuhay pa yung plant natin. Pero usually kaya yung patayin ng beast sa tatlong cards lang. Pero itong beast, kaya natin itong patayin ng tatlong cards lang. Sana dalawang card kung may poison, kasi wala siyang poison. So ito, very effective pa din. Syempre, pag meron kang plant, meron kang Aqua, una namang titira si Aqua, kahit di mo na lagyan ng defense si plant, sure, masasave mo siya dun sa attack ni Beast. Pero, meron pa siyang isang reptile, very effective, mataas yung shield nito. Kita nyo, nagto 214 siya. Ayan, hindi niya kinaya, dun siya natalo kasi kahit ano yung attack na gawin niya, hindi niya nakocompute properly yung defense na ilalagay natin dito kay plant. Pero this time, hindi na natin papatirahin si plant kasi sure patay yan eh. So, ito na lang yung dalawang axis natin. And the good thing is, nakaipon tayo. Meron pa tayong tatlong reserve na energy for this round. And then add 2. So, magiging 5 yan sa next round. So, therefore, pwede nating itodo na. But ang problem is, ang taas-taas talaga nitong defense nitong reptile na kalaban natin. Kasi meron siya nung shield eh. Yan. Tapos meron pa siya. Nakikita nyo yung parang bacon sa taas. Dalawa yung 90. Nag-a-adya ng, I think, 15% dun sa shield niya. So, ayan o. 300 pa din. Up to this point, yung life niya. Samantalang tayo, napapatay na niya yung aqua natin. So, dito nag-257 na. And, nagtatlo na yung poison niya. Mukhang yun na lang yung way eh, para makapanalo tayo dito sa game na to. Dito sa Blood Moon. So, sure, itong 32 na ako natin, dead na siya dito. Pinatira natin siya ng isa, but the problem is, napababa niya lang ng konti yung defense. Dito tayo mananalo sa Blood Moon kasi 414 pa yung life nung aqua natin, pero yung reptile niya 154 na lang. So, isang Blood Moon, 50. Sa next Blood Moon, 80 yan. So, kailangan to mapababa lang natin ng below 80 para sure panalo na tayo. Ayan, nag 90 and
nag-110. So, sinuwerte tayo that round and it's victory once again for Team Alien. Okay, yung next na battle natin, tingnan natin kung ano pa ba yung kailangan nating matutunan. So, tandaan nyo guys, walang discrimination dito sa Axie Teams natin. Aralin nyo lang mabuti kung ano yung synergy nila. And this time, tingnan natin, this is double plant. So, medyo delikado to, double plant, pero wala siyang serious. Yun yung mahirap kapag wala kang destroy energy sa kalaban. Dapat talaga, isa sa mga kinukonsider is meron kang destroy energy or steal energy. So, yan o, agawa natin to ng agawa ng energy. There's no way for it to earn additional energy or makaganti sa pag-destroy ng energy. Except yung isa niyang plant, meron siyang leaf bag. Pero I think, may carrot din pala siya. So, yun yung way niya. Pero hindi niya tayo ma-destroyan ng energy. So, whatever, pwede tayong mag-ipon ng cards pag ganito. And then, eto mapapansin nyo, hindi tumitira yung reptile niya sa likod. Dito guys, makikita nyo, meron tong card na yung fear. Yung fear pala, delikado yun. Kasi pag tinira mo siya ng in a chain or yung in a round, dalawa sila. Anong nangyari? Lahat ng tira mo, kung apat yung cards na yun, takot yung axe mo. So, lahat ng tira niya, miss. Nakakatakot and sobrang daya. Maganda yung card na yun. Kinoconsider ko siya dun sa next kapag bibili ulit ng bagong Axie. So yan, nakakailang round na tayo. Round 5 na, wala pang namamatay, guys. Kasi ang kukunat ng mga Axies natin. So ito, naku, ito medyo delikado na to. Ang i-attack niya, yung tri-spikes yung gamit niya, diba? So pag tri-spikes, kung sino yung walang defense, yun yung ia-atake niya. Maganda yun kasi kahit nasa harap ka, likod, or dun sa pinakadulo, kaya kanyang i-attack kung hindi ka tumira sa round na yun. As long as itira mo siya ng 1 to 3 rounds. So yan, yung aqua natin, no? Kung mapapansin nyo, meron siyang fear kaya nag-miss siya. Whoop! Dalawang beses siya tumira. Pareho siyang miss kasi nga sabi ko sa inyo, di ba, kapag tinira siya, yung card na yun, ng more than once sa isang round, lahat ng tira nung naapektuhan ng card na yun, lahat ng tira niya for that round will miss. Wala siyang tatamaan. Ayan. So, dito medyo mahirap-hirap to kasi sa HP medyo dehado tayo. Pero tingnan natin kung kakayanin kasi nakaipon tayo ng card kanina. Pero hindi siya enough para patumbahin natin ito. Pero somehow, nalamangan natin kasi yung aqua natin is 226. And yun, kinaya ni Alien Axie patumbahin yung plant. And nung nag-pumpkin siya, syempre, mawala na yun dahil isa na lang yung bar niya sa last stand. So ngayon, ito, gamitin natin yung draw card. Kasi may bawas pa din yun at the same time. Sorry, discard card. Gamitin natin yung discard card kasi may bawas yun and at the same time, nababawasan yung life niya. Ito naman, meron siyang card na yung binabalik sa'yo yung, I think, half of the attack. Pero ito, mukhang wala nang magagawa. Kasi 39 na lang yung life niya. Ito, kahit mapatay niya to, yan, Blood Moon pa lang, talo na siya. So guys, ito, itong battle na to, makikita nyo na very effective yung naging synergy talaga ng team. And this time, ito, pure Termi. So, tingnan natin kung kaya pa din niyang lumaban dito. Lahat ito pure. Mapansin nyo, pure beast, pure plant, and pure Termi. Pero depende na lang kasi talaga sa lapag din ng cards. And kung nakapag-isip kayong mabuti during the game. So, ayan, ginamitan niya kaagad ng lagging. And then, Tourney Caterpillar. So, ayan, down kaagad yung defense ko. and then, ito, tingnan natin. Ganun ulit yung strategy niya. Pero hindi niya na-foresee na meron akong dalawang pumpkin. Ito, nag-pumpkin siya. Tapos, na-stun pa ako. So, mag-miss to. Hatsune pala yung ginamit ko, guys. Dalawang Hatsune. Mataas din kasi yung defense nito.
Okay, pero ito wala na tayong magagawa kasi tatlo yung cards na inilabas ng beast. Sure, critical strike to and may energy destroy pa. Yan o, critical 194, nakita nyo ba yun? Ito, gumamit siya ng Tourney Caterpillar pero wala siyang lagging. Therefore, hindi nag-effect yung 130% supposedly na gamit niya. So dito, medyo nakakatakot kasi tatlo pa sila, 3 versus 2. Ayun, natanggalan natin, nakapag-discard tayo ng isang card sa kanya. And na-poison natin, sinuwerte. Pagtira nito, mag-agaw siya, mag-agaw pa siya ng isang energy. Pero 2 versus 2 na tayo at this point. Dito, kaya ko ginamit ang carrot. Guys, siguro alam nyo na kung bakit, diba? Kasi pagtira nito, sure, madedestroy niya yung shield natin. And pag nag-destroy yun, di ba, gain energy tayo. Ayan, dalawang carrot, dalawang energy yung nag-gain natin. And ito, hindi niya napatay kasi aqua to. So, ang beast, hindi yan effective sa aqua. Pero ang aqua, very effective sa beast. Kaya yan, kita nyo, dinurog natin yung beast niya. Pero ito, si reptile, medyo dihado ang aqua natin dito. Pero except that, tingnan nyo, ang una kasing tumitira is aqua kasi mas mabilis siya. So that's why nalamangan pa din natin dito sa round na to. Sure na patayin na to. Pero nakatira tayo ng tatlo. So somehow that puts us in the lead. And ito ulit, mapapansin nyo, una ulit tayo, mas mabilis ulit tayo. So doon natin siya tinatalo. Pero yun, meron kasi siyang stun eh. So naiwasan niya yung huli nating tira. And meron din siyang sticky goo pero meron siyang poison. And na-stun siya dun sa huli. So, yung una niyang tira, miss. Pero dahil tayo yung unang titira, maka-counter natin. Natanggal na yung stun niya. So, pero meron tayong dalawang discard card. And there, yan. Natalo natin. Pure team. Pure reptile, di ba guys? I hope you had fun watching, and if you haven't subscribed yet to my channel, please click subscribe and don't forget to hit the notification bell. Next time ulit, pag-aralan natin yung other battles. This is manager saying thank you for watching and have a great day.